Heto po sila noon. Yan. At eto na sila ngayon, mga kabagis. Alright. So, welcome back to my channel. Ngayong umaga, mga kabagis, gusto ko lang pag-uusapan yung mga katanungan regarding sa pagbigay ng vitamins ng ating mga alaga. Ang pagbigay ng vitamins, mga kabagis, ay tinatawag yan na optional kasi supplement yan sa mga baboy. Ako, nagbibigay ako ng vitamins nila isang beses lang, mga kabagis. So normally kapag dumating yung aking binibiling biik, I have to count at least 10 to 15 days kasi yung time na yan nasa siguro po na nasa mga 10 above kilos na yung mga biik ko. And then pagkatapos niyan, mga kabagis, diyan ko sila bigyan ng vitamins. Sa pagbigay ng vitamins nila, isabay ko na rin yung pagpurga nila. So, bakit isang beses lang tayo magbigay ng vitamins, mga kabagis? Ang akin lang is, kapag okay naman yung ating mga baboy, enough na yung isang beses na pagbigay ng vitamins. Alam nyo kung bakit? Kasi yung feeds ng mga baboy natin, mga kabagis, meron na yung halong mga supplement. Kasama na yan yung vitamins and all na kailangan nila para lumaki. So, ibig sabihin, mga kabagis, necessary talaga na pakainin natin ng feeds yung ating mga baboy. Kung mag-gawa tayo ng mga halo-halong mga pagkain, i-make sure natin na meron pa rin yung halong feeds. Kasi yung feeds, kahit anong klaseng feeds yan, basta for hog raising ng mga feeds, may kasama na po yung supplement nila. So, yun yung sagot ko, mga kabagis, sa mga nagtatanong. Isang beses lang po tayong magbigay ng vitamins nila. And then after that, hindi na po. May option lang siguro na magbigay ako ulit ng vitamins case to case basis. Yung kumbaga talagang napag-iwanan yung biik, no, when it comes to the timbang, yung weight nila, at yung gaano siya kalakas kumain. Case to case yan. Pero kung magana naman lahat, okay naman yung katawan ng mga alaga natin, then yung pagbigay natin ng isang beses na vitamins, sapat na yan. Kasi yung baboy na yan or biik na yan, mga kabagis, correct me if I'm wrong, kapag binili mo yan sa ibang mga may-ari, sila mismo nagtuturok na rin ng vitamins sa mga baboy. Yung biik pa lang sila, yung kaka mga ilang days pa lang na naisilang, binibigyan na rin nila yan ng mga vitamins. Kaya sapat na yon. Ang akin lang naman, kaya pinagawa kong isang beses lang whenever ma-receive ko yung mga biik ko. Ayoko kasi na magkaroon ng yung katawan ng mga baboy na magdepende na lang sa vitamins. Alam mo yon, yung bang kung walang vitamins, hindi ganun sila kagana kumain. So hayaan natin yan natural lahat. Yung bang sa feeds mismo, kumakain na sila. Kasi nga, tinitrain natin sila na maging magana at enough na yun sa kanila na feeds lang ang kinakain. Correct me if I'm wrong, yung mga ganyang klaseng pag-inject ng mga vitamins, kahit yung mga antibiotics, as much as possible, iniiwasan natin yan sa mga baboy kasi tayo naman mismo yung kumakain ng mga alaga natin. Ako, whenever na mabenta yung aking mga alaga, mayroon talagang times na ako yung mag-o-order din ako ng ilang kilo din sa mismong alaga kong baboy. Kasi kumakain din tayo sa ating mga inaalaga ang baboy. So, ibig sabihin yan, mga kabagis, as much as possible, iwas-iwasan natin yun kasi mga ano yun eh. Kumbaga, kung tayo yung kumakain ng karne, tayo din ang kumakain noon ng mga binibigay natin sa kanila. So, kaya once lang tayong magbigay ng vitamins. Alam nyo na kung bakit. Kasi nga, karne yan, kinakain natin yan para sa ating konsumo. So, mas maganda na yung ganun na isang beses lang. And then again, hindi naman ibig sabihin na isang beses, yun na talaga yun. So, case to case pa rin yan, mga kabagis. Kung may kailangan talaga na bigyan ng follow-up vitamins ng alaga natin, then gawin natin. Now, sa mga nagtatanong din, mas mabigyan na ng vitamins yung mga alaga, nagpurga din tayo, kinabukasan pwede bang mabasa or maligo?
ang sagot ko dyan, pwedeng-pwede po. Kasi nga, ginawa natin yon sa sapat na naman na timbang. Tamang timbang na sila, and then hindi na yan sila, kumbaga, maselan na mabasa or maligo. Pwede yan, lalo na sa akin yung aking arrangement ng aking mabuyanting namin. So, konting space lang talaga. Kung ano yan, magdumi sila or kailangan rinis yan, talagang mabasa ang mga baboy or biik noon pa. Pero wala namang masamang nangyari sa kanila. Okay naman yung aking mga alaga. So far, no? Walang masamang nangyari sa mga baboy natin. So yun, pagkatapos nun, diba first time ko nagbigay ng vitamins nung from 10 to 15 days, which is kino-consider ko na mga 10 kilos above na, then binibigyan ko rin ng purga na powder yung Latigo 1000. And then, after that, second kong purga is yung pagka second month or 2 months na sila, para sa grower naman yon. So, ito yung always yung ilagay sa inyong ano mga kabagis. Kumbaga, gawin nyo to palagi na once mag-change tayo ng feeds, from starter to grower, grower to finisher, we have to make sure na mabigyan natin sila ng purga na kahit yung powder lang. Kasi isa yan sa paraan natin mga kabagis na magana ang pagkain ng ating mga baboy. Kahit isang beses na nag-vitamins tayo. Dahil na make sure natin na walang bulati sa kanilang mga tiyan, wala silang kaagaw sa mga vitamins and mga nakuha nilang mga supplement doon sa kinakain nila na feeds. Yun kasi yan eh, kasi kapag may bulati, kain ang kain yung ating mga baboy, and then may kaagaw sila doon sa kinakain nila when it comes to getting the nutrients, no, yung vitamins nga doon sa feeds nila. Kasi may mga bulati pala. So, yun yung aking ginagawa, yung regular kong pagpurga. And then, hindi ko pinupurga sila using yung injectable na pampurga. Sinabi ko na yan yung last video ko na iwas stress yan sa baboy kasi nga malalaki na sila. And then, kailangan mong habulin, kailangan mong damputin, no? So, magtatakbuhan yan. So, talagang mahirapan. So, maganda niyan is powder na lang. And then, isa pa, i-add ko, no, sa pagbigay ng vitamins ng mga baboy natin, mga kabagis. Kaya isang beses ko lang rin ginagawa. Ideal kasi, yung mga ganun pang kilo, 10 above. Kaya mo pang buhatin, kaya mo pang damputin yan, at hindi masyadong ma-stress yung ating baboy, at hindi ka rin masyadong mahirapan. Whereas, kung magbigay ka ng vitamins after 2 months or 1 month, na malaki na, na hindi mo na mabuhat na mag-isa, that's the time po na ma-stress talaga yung mga alaga ninyo. So yun yung isa sa mga kaya ideal na once lang tayo magbigay, aside sa reason natin na ano na nga, naiwas-iwas din tayo doon sa mga binibigay natin sa mga baboy, kasi nga ang karne niyan tayo din yung kumukonsumo, is yun yung ideal na sinasabi ko na kapag na magaan pa, kaya pang buhatin, hindi masyadong ma-stress yung mga baboy once mag-inject tayo, once may mga ginagawa tayo para sa kanila. Kasi nga, hindi pa ganun katigat. So, yun lang siguro, no? So, thank you so much pala sa mga nag-comment sa ating mga videos. And again, thank you so much sa inyo. Isa-shoutout ko pala si Mike B. Floor. Thank you sa iyo, Mike B. Floor, sa palaging pag-support na sa ating channel. Si J.Art Abubo, no? Si Arnel Villarin, isa-shoutout ko rin. Si Queen Dian, yan, si Milchor Tayag, palagi yung nandyan sa ating channel. Sino pa? Si Boy Saltik, yan, may channel din yan si Boy Saltik. And then, yun, marami pong iba, especially po kay Tel Malim. Thank you so much mga kabagi sa inyong lahat. And yun, just make sure to watch all my videos and make sure to comment down every time na matapos yung mga videos natin mga kabagi, para sa ating entry ng ating paraffle. Marami tayong mga ginagawang mga pasurpresa sa ating paraffle, so just make sure to comment down para at least nandun yung mga pangalan ninyo mga kabagis. Konting halaga, pero I hope na marami tayong matulungan at mapasaya. Yun. Thank you so much again, and you do have a great day. Bye-bye.